ito ay bumukas na ba ang selyo sa Revelation 8:1. So, maraming nagsasabi na, lalo na sa end time, na bumukas na ang selyo. At mayroon naman nagsasabi na hindi pa bukas ang selyo. So, sa Revelation chapter 8, ay mababasa doon bukas eh. So, the seventh seal. Baga, the seventh seal was it was open or is not open. Remember, the seventh seal is it is the coming of the Lord. Hallelujah. Jesus Christ, He is coming in the form of revealing of the word. And that is the secret mystery. The secret mystery, itinago ito sa mundo, sa mga, especially the leaders of the world, but only who receive and to see those are real bride of Christ. Kaya nga, the opening of the seventh seal, marami nagtatalo dyan kung bukas ba o hindi bukas. Remember, the seventh seal, it is the coming of Christ. It is the coming of the Lord. Now, ngayon, if it is the coming of the Lord, saan siya pupunta? So, kung pumunta siya doon sa kanyang church, it is a mystery. It is a mystery when he comes to the church. But no one can not see that. But the bride is through the manifestation of the word. Bakit sinabing hindi pa bukas sa iba? At bakit sinabing bukas? Kasi nung dumating siya, it is only selected. Hindi selected only. Nakatingi siya doon sa Bride of Christ. Before that, we just read in Revelation. Okay. Revelation chapter 8, verse 1. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. See that? There was a silence in heaven. Bakit nagkaroon ng katahimikan sa kalangitan? In space o ba half an hour? Kasi nakatingin doon ang legions of heavenly angels doon sa Spirit of the Lord, the Holy Ghost, doon sa earthly messenger. See? When the Spirit of the Lord come into the earthly messengers, the heavenly angel is watching to this messenger. Pero yung mundo, yung mga tao sa mundo, hindi nila nakita yung pag-manifest, pag-become one and the Spirit doon sa earthly messenger. Diba? Because it is a secret in the church. Christ, the mystery of God, Christ manifest in the church. That's why hindi bukas. That's why may bukas. Kasi yung bukas, doon tumahan.
doon tumahan ang Espiritu ng Diyos sa earthly messenger. And then earthly messenger revealed the mystery of God. See? Ngayon, doon sa taong tinahanan, bukas sa kanya. Diba? Bukas sa kanya ang hiwaga ng Diyos. Oh, brothers and sisters. Kasi, why? Kasi, nasa kanya. Kumbaga, nakaswitch sa kanya ang heavenly realm. Nakaswitch sa kanya yung spirit ng Diyos upang i-reveal yung mga hiwaga sa kanyang salita na hindi nabuksan noong unang pangpanahon hanggang ngayon lamang nabubuksan in the last days. It is the revealing of Christ to the bride. It is the revealing of Christ to the bride. Ibig sabihin, si Kristo naghahayag sa kanyang iglesia, sa kanyang bride. See? That is the great mystery. See? The other said, that's why the other said, others not yet open. Why it is not yet open? Because when Christ is knocking in the door, and Revelation chapter 3 verse 20, we just to read that. Revelation chapter 3 verse 20. We just to read the scripture in Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in him. I will come into him and will sup with him and he with me. You see? Jesus Christ knocking the door, which is our heart. Pero nung dumating siya in the form of the word, sinong bumukas? Sinong bumukas? Wala. May bumukas ko konti lang. Bumukas doon sa real bride. Pero the others does not open. When Jesus Christ knocking our heart, the wise virgin and the polished virgin, it is in the front of the revealing of the bride. Diba? Pero bakit yung iba ay hindi nabuksan? Kasi ang because sirado eh. It's not yet open yung kanilang puso. That's why the Christ cannot enter doon sa kanilang puso, cannot enter this door. Kasi because it's closed. So when Christ knocking the door and the door does not open, and that is not received. Those are not open the door, does not receive the revelations of God. Ay, ganun pala. Kaya pala hindi sila nakatanggap ng hiwaga sa kapanahunan. Kasi sirado ang kanilang puso. When Jesus Christ knocking the door, the heart, the door is closed. What? When the bride is here, the knocking, the door, the bride is open the door. That's why when open the door, the seventh seal is open.
And there was a silence in heaven in a half an hour. Why? Because the legions of angels and heavenly realm is watching to this earthly messenger. Nakatingin sila eh, kung anong sasabihin ng earthly messenger. What is the revelation of God is revealing through the bride of Christ. Nakatingin sila eh. But the others, but the foolish does not. Why? Kasi nakita ng Holy Ghost yung kanilang puso matindi. Yung wool. At yung wool na yun, yun ang kanilang principle of faith na tinatayuan. Hindi sila bukas, hindi sila open. See? Hindi sila open. Nananatili sila sa kanilang paniniwala na eto na ang aming paniniwala. Pero hindi sila open, hindi sila bukas na makinig doon sa revelation. They are stagnant the mystery of God. See? Stagnant, ibig sabihin na hindi sila lumakad ng yung progresibong kapahayagan na ipinapakita na hindi pa na-discuss before the foundation of the world. Hid and before the foundation, itinago ang hiwaga at ngayon nabubuksan lamang sa kapanahunan na ito. Bakit? Christ is in the church in the forms of the revealing of the word. Pumasok si Kristo sa pamamagitan ng kapahayagan ng kanyang hiwaga. At hindi nakita ng sanlibutan na yan, yung hiwaga na yan. Kaya, the seventh seal is the revealing of the word. The seventh seal is the coming of the Lord. The seventh seal is the coming of Christ in the church, in the bride of Christ. Mystery of God. Kaya nga, mystery. You cannot see, hindi mo makita ang Espiritu because ang Espiritu tumahan sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, when God is manifested doon sa katawan ng kanyang bisel, and that is the mystery. See? End time messenger, we just to open it. This is the part of the revelations in end time messenger. The mystery of God. That's why mystery of God eh. You cannot see physically the bisel. But the manifestation of the Spirit of God manifested to Jesus Christ started from the River Jordan. See? See? Because when God is manifested through the body of Jesus Christ, now the body of Jesus Christ is the vessel of the image of the invisible God. Siya yung kumakatawan at lumalarawan sa anyo ng Diyos. Because God is manifested through the Son. That is the mystery. Kaya yung hiwaga na yan, hindi nakita ng in time. No. You break my topic. No, we penetrate for your question. The silyo is not, hindi tayo ang silyo. Hindi tayong silyo. The seven seal, it is the heavenly angels. The opening, yung bumukas sa silyo, yan ay si Kristo. Nung binuksan ni Kristo, yung seven thunders, the seven seal, it is not our earthly messenger. It is the heavenly angels is sin the heavenly angel which is the seven angel sending to the earth. Isinugo sila sa mundong ito at para gabayan ang earthly messenger. Dahil yung heavenly angel, it is the vessel of God through the earthly messenger. Kaya nga, the seven seal is the coming of the Lord. Yan ang seven seal. And we are not the seal.
Jesus Christ is knocking our heart. Jesus Christ is knocking to our heart through the message. See? Through the message. Brother, through the message. That's why it is silence. Because they are looking, nakatingin sila kay Kristo eh. Nakatingin sila sa Kristo, ay ito si Kristo, siya na ang Diyos. Eh nagsisinungaling ngayon ng scripture, yung sinasabing the mystery. Paano masasabing mystery kung siya yung bisil? Eh hindi na mystery, siya na mismo yung bisil eh. What do you say? The seal, yung selyo, hindi tayo, eh napakarami selyo. Ang sinasabing revelations and Revelation chapter 8, when the seventh seal is opened, there was a silence in heaven in a half an hour. Why? Because the seven angels is sending to the earth through the earthly messenger. And when Jesus is knocking into the earthly messenger in the form of the heavenly angel, ngayon, di ba? And the other is rejected. And it was an open, hindi bukas. Because those are not rejected, they are open. They are open the mystery of God. See? Okay. Hindi ito naiintindihan ng question. Kasi si Kristo ay may Kristo, ngayon ay isa. Ang ibig sabihin ng Kristo, pinahiran. Anointed one. Yan ang ibig sabihin ng Kristo. Kung pinahiran ng anak, sino nagpahid sa anak? Ha? Sino nagpahid sa anak kung pinahiran ang anak? Yun ang ibig sabihin Christ, kaya nga Christ Jesus, kasi pinahiran yung anak. See? Hindi naintindihan ng intay, kasi pinipilit siya, ako at ang ama isa. O, basahin nyo pababa para malaman nyo, kasi pinuputol eh. Dapat maintindihan natin ang hiwaga ng salita. Anong ibig sabihin ba ng Christ? Di ba? Ang ibig sabihin ng Christ, anointed one. So, in-anoint ang anak, sino nagpahid? So, ang nagpahid yung Diyos. And that is the revealing of God na hindi nakita ng Pharisees and Sadducees. Kaya yung sinasabi ng ating Pakristo, kaya nasa sinasabi, kaya dalawang nature niya eh. Sometimes, Son is speaking and sometimes, God is speaking. See? When God is spoke to the Pharisees and Sadducees, hiwaga eh. Hindi nakita ng Pharisees and Sadducees ang pag-become one in the spirit ng ama at anak. Itong tanong niya, kunin mo ang kapahayagan na sinasabi ko sa iyo. Ang silyo na nabuksan at binuksan ay tayo, kasi ang binuksan at nang bukas ay iisa lang, maliban di ka iisa, binuksan ng silyo, di maunawaan. Ganito yan. Kaya nga sealed. Kaya yung silyo, Brother Jiho, yan ay nakalagay sa little book of Revelation chapter 5. Yung silyo na yan, yan ay little book na binuksan ni Kristo. Nung binuksan ni Kristo, nakita yung mga hiwaga doon. At inihayag gayon ng seven angel, the heavenly angel, through the church. Ha? Through the church. Ang pwedeng bumukas lang doon, si Kristo, kasi bakit? Kaya nga sa pagbinasa mo yung Revelation chapter 5, no one in heaven and earth, no man in heaven and earth can open and read the book. Isipin mo, kahit sa langit ang mga angel at kahit yung tao dito sa ibabaw ng lupa, hindi niya kayang buksan ang silyo. And that is wrong mistake that we are sealed. No.
the seal is the mystery of God written in the book, in the little book, if you read in Revelation chapter 5. And no one can open the book. It's only the Lamb, which is the Cordero, which is Jesus Christ. And Jesus Christ revealed us in the mystery about the little book. See? Diba? Did you hear that the message? You just to read the Bible. You just read the Bible. The seal. Yung sinasabing pagbubukas yun, yung Revelation chapter 3 verse 20, yan ay knocking, yung mensahe niya, pinapapasok sa inyo. Christ, God in the, Christ is in the church. That's why the mystery cannot understand. Because you believe the one. They are not understand the mystery. See? They are not understand. Kasi bakit? May pinili lang buksan eh. Hindi kasi nabuksan pa eh. At bumukas ang hiwaga doon sa nagbigay ng permiso, which is the real bride. Pero doon sa nagsirado, hindi bumukas kasi close na eh. Why? Because why is close? Bakit sirado? Kasi yung pintuan na yun ang principle of faith, yung kanilang belief, yung kanilang doctrine, yun ang pintuan. Dapat yung principle of belief mo, yung doctrine mo, buksan mo. Open ka dapat. Kapag bukas, pag binuksan mo, saka papasok yung revealing na Diyos. Now, paano papasok ang revealing na Diyos? Kung will, yung wall na yan, yung doctrine niya, yung faith o niyan, yung faith, principle of faith na yan, ay nakaharang sa daraanan ni Kristo. Because Christ and the Lord coming in the form of revealing. And dumating na ba si Kristo? Physically, hindi siya dumating. Excuse me. There are three coming of Christ, Jesus Christ, in the form of the word. Iyan ang pagdating niya. Pangalawa ang pagdating niya, rapture season. Pangatlo ang pagdating niya, judgment day na sinasabing nilang second coming. Because the second coming is public way. Makikita nila si Kristo. See? Makikita nila si Kristo. Na hahatulan ang mundong ito dahil sa kanilang kasalanan. But now is Jesus Christ and God and Christ is coming in the mystery. Dumarating siya ngayon in the form of mystery sa iglesia. Eh, may pumasok ba? May nagpapasok ba? Kaya in Revelation chapter 3 verse 20, the mystery of God eh. And kasi sirado ang pintuan, hindi nila pinapasok si Kristo. That's why an open book. Sa bride, open. Dito sa police, an open book because closed. O, hindi bukas sa kanila kasi hindi pinahayag lang sa bride of Christ. So, what is the meaning of the seal? Kaya nga sinabi ko kanina, the meaning of seal, it is the opening of the seventh seal, the opening, it is the coming of the Lord. It is the coming of Jesus, our great eternal God. That's the meaning. The seventh seal is the opening of entire Bible from Genesis up to Revelation. And that is the seventh seal. The opening of entire Bible. Because why? Opening of the entire Bible. Because when Jesus Christ is coming in us, the true bride of Christ, Jesus Christ revealing from the Old Testament and the New Testament. And that is the seventh seal. Is goes into the Rema, which is the written word. Goes into the Logos, it is the mind of God. Goes into the Theophany, it is the revealing of the word. Kaya nga kapag Theophany ka na, if you are the vessel of God, if you're Christ, ikaw na yung masasabing, God is manifest in you. God is manifest in the church.
And that is the mysteries. Mysteries doon sa mga hindi nagbukas. Di ba? Mystery doon sa hindi nagbukas. Pero doon sa bumukas is not a mystery because Christ is to be continuous.